Hi, hello, good afternoon. Grace Stein here. It's Friday. Napakagandang araw ngayon. Medyo mainit. Mainit pa rin dito sa Okinawa. So today, ang isi-share ko sa inyo itong about subconscious mind. Okay? So, ba't ko to isi-share sa inyo? Itong subconscious mind, napakalaking part ito ng ating everyday life na hindi natin alam kung bakit ganun yung action natin, ganun yung ginagawa natin every day. So, itong subconscious mind, siya yung kumbaga nandito na sa sarili natin, nandito na sa loob natin, sa mind natin, sa isip natin. Parang katulad ng halimbawa po, nagda-drive tayo, di ba? Halimbawa nagda-drive tayo. Kahit may iba tayong iniisip, yung pagda-drive natin, yung pupuntahan natin is diretso. Yung kahit hindi natin isipin kung kakaliwa ba, kakanan, yung automatic po na nag-drive kahit may iniisip. Kahit wala tayo sa ano sa present moment natin, nakakapag-drive tayo tama pag may dadaan dyan, hindi natin mababangga. So maayos yung ano natin, yung pagda-drive natin. Dahil yung nagda-drive po nun is yung subconscious mind natin. So subconscious, ibig sabihin, hindi na natin kailangan turuan every time. Kasi nandyan na. So ganun din po dito sa everyday life natin. Katulad ngayon, 'di ba, crisis. So pagdating ng crisis, ito palang crisis, may pandemic. Kumbaga yung subconscious mind natin nag-a-alert. Kumbaga alam niyang mahirap. So kung ang subconscious, kung yung mind natin is halimbawa medyo ano tayo, hindi tayo strong. Ang kalalabasan yung subconscious mind natin, lalo siyang manghihina. Kasi hindi strong. Alam niya, hindi strong. Hindi ka strong. Crisis ngayon. Manghihina ka. Wala kang lakas. Yun. Yung subconscious mind natin, yun ang ituturo sa atin. No? Ngayon naman, kapag ang subconscious mind natin is very strong naman, ang mangyayari, kahit may crisis, hindi tayo nababahala. Parang okay na okay sa atin. Kasi yung subconscious mind natin, sabihin sa atin, kaya mo yan. So, positive ka, hindi yan problema para sa'yo. So, paano natin magagamit ng maayos itong ating subconscious mind? So, sa umpisa po, syempre, kung saan tayo pinanganak, di ba? Ano yung surroundings natin? Ano yung culture? Ano yung family na pinanggalingan natin? Saan tayo nag-aral? Sino yung mga friend natin? Ano yung community? So kung taga-Philippines tayo, di syempre ano yung paniniwala natin, yung attitude natin is medyo pang-Pilipinas. Kung dito naman tayo sa Japan, syempre pang-Japan din. So sa Japan lahat masisipag, talagang yung time nila, on time sila. Kahit hindi nila sasabihin na ganitong oras ka pupunta, talagang yung subconscious mind nila on time. On time sila sumasakay ng train, alam nila kung nandiyan na yung train. So samantalang sa atin, dahil sa Pilipinas, easy-go-lucky tayo. Kumbaga, iisipin pa natin kung anong oras tayo dapat pumunta doon para makarating tayo sa oras. Hindi siya automatic. So yung subconscious mind is automatic. So ano yung nagbibigay sa atin ng anong tawag dito? Ng input sa ating subconscious mind is yung surroundings natin. So saan tayo nag-aral? Ano yung ginawa natin mula nung bata tayo hanggang ngayon? So katulad sa akin, I'm 47 years old. So itong 47 years ko, ano yung pinakamadami kong ginagawa every day? Yun yung ma-i-input sa aking subconscious mind. Kumbaga, yun ang ma-memorize ng subconscious mind ko. So ganito. Meron daw tayong tinatawag na 7 major positive emotions, no? At meron din tayong 7 major negative emotion. So yung subconscious mind natin, pwede nating i-develop. So ba't natin kailangan i-develop, Grace? Ba't naman kailangan pa yung subconscious mind na yan na i-develop? So ganito po yan. So ngayon, in this moment, especially this crisis, tayo ba ay satisfied? Tayo ba ay happy? Tayo ba ay kontento na dito sa ating kahit may crisis, okay ba tayo? No? O tayo ba ay negative, hindi tayo okay ngayon, nadadown tayo ngayon, ano, hindi natin alam ang gagawin natin. So saan tayo dito? Nasa negative ba tayo side or nasa positive side? Gusto mo nating maging positive,
titingnan natin, ano yung emotion natin ngayon, no? So, ano yung ginagawa natin everyday? Tayo ba ay active? Tayo ba ay genki? Kumbaga sa Japanese, genki. Tayo ba ay hindi tayo gano'n nababahala nitong crisis? O tayo ba yung nadadown during crisis? Okay, so titingnan daw natin. So, kung tayo ay nababahala, yung may problem, so maumpisa tayo dito sa negative, no? So, ano yung mga negative na ginagawa natin everyday na kahit hindi natin alam is negative pala yung ginagawa natin? So, ano yung mga negative emotions na meron tayo? Okay? So, ngayon, isipin natin, ano ba ako ngayon? Down ako ngayon, crisis kasi may pandemic. Okay? So, i-check natin ngayon kung anong meron ka na negative emotion. Okay? So, ang isa itong emotion of fear. Meron ba tayo nito? Dahil dito sa pandemic, ano po yung mga fear? Ano yung mga emotions of fear na meron tayo sa ating subconscious mind? No? So, syempre, yung fear. Halimbawa, walang work. Syempre, walang salary. Or nabawasan yung work. So, isa yan na fear. Diba? Meron ba tayo yan? Yung income na pumapasok sa atin. Isa yan. Malaking fear yan eh. Then, yung health natin. Meron ba tayong nararamdaman? Meron bang masakit sa atin? Hindi ba tayo makatulog? Or something na may pain tayo? May nararamdaman ba tayong pain? Di ba? Meron ba tayong fear na baka mahawa tayo ng virus? Yon. Meron ba tayong fear na ganyan? Meron ba tayong nararamdaman na fear na halimbawa may tinatago tayo tapos naku, baka may malaman nila yung tinatago natin. Meron ba tayong ganong fear? Kasi isa yun eh, yung fear of, may isa pa, fear of uncertain, di mo alam kung anong mangyayari. Yung ganon. O may pandemic ngayon, hindi natin alam kung lahat magkahawa-hawa or fear of something, takot ka ba? Meron ka bang fear? Saan ka natatakot? So yun, una yun. Then, itong emotion of jealousy. Halimbawa sa relationship, yung halimbawa boyfriend mo, girlfriend mo, asawa mo na hindi ka feel secure, hindi kaya meron siyang kinikitang iba. O yung ganun, isa yun na fear sa relationship. Or halimbawa sa work ninyo, merong yung isa mong ka-work is parang pinapaboran, pabor ng iyong boss. Meron din ganun, syempre parang jealous ka, lagi na lang siyang napapansin, ako hindi. Yon, isa yon. Jealousy tawag doon. Halimbawa yung kaibigan mo, mas maganda yung buhay kaysa sa'yo. So, syempre, meron kang jealousy. Ano ba yan? Yung kaibigan ko, mabuti pa siya, ganun-ganun. So, yun yung mga fear natin, jealousy. Meron ba tayo nun? Napapansin ba natin na bakit siya ganun? Ba't mas okay siya sa akin? Bakit ganito si ganyan? O bakit yung asawa ko hindi ako pinapansin samantalang siya, yung asawa niya pinapansin siya? O something na ganun na dumarating ba sa atin? Or halimbawa, yung kapatid mo, mas pabor niya yung isang kapatid. Or yung anak mo, mas gusto niya yung tatay niya kaysa sa'yo. Or something na ganun. Jealousy, fear of jealousy. Meron ka ba niyan? Then, emotion of hatred. Meron ba yung nagagalit ka, yung parang hate na hate mo yung kaibigan mo kasi lagi kang binabara, or hate na hate mo yung kaibigan mo kasi nayayabangan ka, or hate mo yung kamag-anak mo kasi hindi ka tinutulungan, yung mga friend mo, hindi ka tinutulungan, hate mo yung magulang mo, lagi kang pinapagalitan. Meron ka bang hatred? Or yung dati mong boyfriend, dati mong asawa, iniwan ka yung mga anak mo, hindi ka pinapansin. Ano ba yung hatred? Meron ka bang ganong hatred? No? Then revenge. Naku, yung bata pa ako, kinawawa nila ako, kaya ngayon magre-revenge ako. O yung asawa ko, dati kong asawa, dati kong boyfriend, iniwan ako, lagot ka sa akin, yung ganon. Meron ba tayong feel of emotion of hate, revenge? No? Then itong emotion of greed. Yung parang ayaw mo, gusto mo sa'yo lang. Gusto mo ikaw lang meron. Ayaw mo mamigay. Yung greedy ka, gusto mo talagang ikaw lang ang meron. So, meron ka ba niyan? Then, emotion of superstitious. Dako, may kasabihan na ganito. Baka ganito ang mangyari kasi ganito yung napanaginipan ko. Ganito kasi. So, meron ba tayong superstition na ganon? O pag ganito daw ang nangyari, ganyan-ganyan, ito na yung susunod na mangyayari dyan, mga bad luck, yung ganon. Yung mga nag-iisip nun, meron ba tayo nun?
meron ba tayong anger? Galit tayo dun sa taon ng away sa atin. Meron ba tayong ganun? Meron ba tayong kinagagalitan yung family natin, friend natin, katrabaho natin, boss natin, staff natin? Meron ba tayo niyan? Kasi kapag meron tayo niyan, ibig sabihin yan is nasa ating subconscious mind. So, naiipon yan dyan. So, hindi man natin yan isipin, bigla yan lumalabas. Halimbawa, may naalala tayo, may nakita tayo sa TV. Ako, naalala mo na naman yung kaaway mo or something, yung hate mo, lumabas. Yung revenge, yung superstitious, ay oo, ganyan talaga, katulad sa amin sa Philippines. Ang kasabihan ganito. So, pag meron tayo niyan, ibig sabihin, that's negative emotion. So, ngayon, itong subconscious mind natin, kapag meron tayong negative emotion na nandyan sa isip natin, sa puso natin, laging negative yung nilalabas niyan. Yan yung tinatawag subconscious. Hindi mo alam na ganun na pala yung action mo. Nang dahil dito sa mga negative na to, every day, parang wala kang gana dito during, especially during crisis, down na down ka. Hindi mo alam, hindi ka makapag-isip ng maayos, hindi mo alam kung anong gagawin mo, parang akala mo binagsakan ka ng mundo kasi meron ka nitong mga negative emotions, itong 7 negative emotions. So, kapag ka nararamdaman mo na nanghihina ka, ganyan yung nafe-feel mo, ito yung negative emotion na to, dapat i-avoid mo siya. Kasi yung body natin at mind natin, para yan computer. Meron na dyan, once na anong tinanim mo dyan, yung mind natin, parang nga raw yan, ano, garden. Kung anong tinanim mo, yun yung mamumunga. So, kailangan natin na yung mind natin is malinis. Walang negative. Kasi, kung may negative, hindi maganda ang magiging result. Yung feelings din natin, itong mga negative emotions na to, yan ang lumalabas ng lumalabas. Kahit hindi natin yan palabasin, kahit itago natin, yan yung lumalabas. Kasi nga, sabi pag ang lemon piniga, ang lalabas is lemon. Ibig sabihin, kung anong nasa loob yun yung lalabas. So, kung meron tayong napifeel na hindi maganda, ibig sabihin, i-avoid natin itong 7 na to. Fear, emotion of fear, emotion of jealousy, emotion of hatred, emotion of revenge, emotion of greed, emotion of superstitious, and emotion of anger. So, ngayon naman, paano natin malalaman na positive pala tayo? Yung subconscious mind natin is positive emotion. Kapag meron tayong emotion of desire. So, ano po yung mga desire? Ay, naku, gusto kong mag-success. Ay, naku, gusto kong maging masaya. Ay, naku, gusto kong ganito, maging, ano ako, maging mabait. Gusto ko maging magaling ako. Something na ganon. Yung desire, ano yung desire mo? Ang desire ko is makatulong sa tao. Ang desire ko is mag-serve. Yung lahat ng positive about desire. Yun yung lalabas sa atin na subconscious mind natin. Kasi meron tayo nun eh. Parang lagi tayong nai-excite. Wala pa man dumarating. No? Di pa man dumarating sa atin yung desire natin. Nako, excited na tayo. Parang nung bata tayo, pag sinabihan tayo ng magulang natin, bibilhan tayo ng laruan. Hindi pa nga umaalis ng bahay yung magulang natin, parang excited na tayo na bibilhan na tayo ng laruan. Di ba? Kasi meron tayong desire. Pangalawa is yung faith. So, itong faith, emotion of faith, yan din yung emotion na, anong tawag dito, yung mararamdaman natin, yung faith is syempre from God, di ba? Ano yung paniniwala natin? Pag tayo yung naniniwala na meron tayong isang, kumbaga, andyan yung Panginoon natin, meron tayong power, andyan ang isang spirit of power na alam natin na nandyan sa atin, nasa side natin. Meron tayong faith, hindi tayo matatakot. Ay, ngayon may pandemic pero okay lang yan. Malalampasan natin to kasi andyan naman si God. Hindi niya tayo pababayaan. So, itong faith, itong paniniwala natin na hindi naman natin siya nakikita, alam natin na nandyan siya para sa atin. Kung meron tayo niyan, lagi tayong masaya. Matatapos din ito. Ngayon lang yan, lagi namang may ganito pero laging natatapos. Kapag yung mind natin is ganun, ibig sabihin positive tayo niyan. Then emotion of love, sino ba yung nilalove natin? Yung talagang iniisip natin siya palagi, yung family natin, yung anak natin, yung asawa natin, yung boyfriend, girlfriend natin. Yung mga ganong emotion, yun is good, love. Kasi pag na-feel mo na, ay nako, wala na akong ano sa mga love na yan. Ibig sabihin, you have a negative emotion. So yung negative emotion na yun ang makakasira sa atin kasi
subconscious mind natin yun yung lalabas, no? Then emotion of sex. So ito daw sex is isang emotion na very strong. So kaya nga minsan ito is very dangerous din kasi minsan yung sex minsan nakakagawa, ginagawa kahit ano, nagkakaroon ng energy nang dahil lang sa sex. Nagtatrabaho ng maayos nang dahil lang sa sex. Isa 'yon. Yung sex kasi 'di ba? May sabi nila, may sex ka, no? Kaya ang ganda-ganda mo, blooming na blooming ka. Kasi itong emotion of sex is positive emotion. So, nagbibigay ito ng energy sa atin. Kaloka nga, sabi ko, ha? Meron pa palang ganong emotion of sex. Yung sex pala is nagbibigay ng energy sa atin, sa babae man o sa lalaki. So, nagagawa natin, halimbawa, because of sex, nagagawa natin yung time natin na pabilisin, nagagawa natin yung trabaho na tapusin agad, nagagawa natin na maging maganda, maging maayos, nagagawa natin lahat ng bagay na makapaghanap ng pera nang dahil dito sa sex. So isang emotion ito na pwede nating gamitin for success, yan. Emotion of enthusiasm. Isa din yan na enthusiastic tayo sa isang bagay. Parang, alam mo yung feeling na talagang excited ka, masaya ka, dahil gustong-gusto mong anuhin yung bagay na yon. Yung parang, anong tawag dito? Yung iki-iki-suru, sabi nga, genki, yung ganon. Enthusiastic ka sa isang bagay na gusto mong gawin. Yung walang makakapigil sa'yo. Kasi, parang passion mo yan. Yan ang gusto mo. Yon. Then, yung emotion of romance. So, di ba? Yung romance, di ba? Romantic. Sabi nga, pag romantic talagang, andyan yung parang, ano, parang, para ka nagda-dance, para ka kumakanta. Yung romance is very strong emotion yan. Positive emotion. So, pagka, di ba, naisip natin, ako, nasawa na ako sa aking kapartner, di ba, parang negative emotion. Pero pag yung romance ninyo ng iyong kapartner is very good, parang ansaya-saya mo, excited kang makita siya, excited kang kasama siya, pauwi pa lang siya, nagpapabango ka na, nagpapaganda ka na. So yun yung romance. Talagang ano, you blend, you ano, para kayo nagsasayaw, thinking of dancing, parang yung dance mo, yes, sabi natin, anong dance ba ang maganda, yung ballroom dance ba yon, or yung chick dance or whatever na slow dancing. Yun yung parang romance, yun yung feeling of romance, emotion natin. Then emotion of hope. Ano yung hope? Someday ganitong mangyayari sa akin, kaya ano, ako talaga nagtsatsaga, nagano, kasi I'm hoping that someday success will come. I'm hoping na someday makukuha, mamimit ko rin yung gusto kong tao. Yung ganoon, someday ganito yung mangyayari, meron kang big dream. So yun yung mga emotion na positive emotion. So pansinin niyo to. Kapag ito yung nafe-feel ninyo every day, anong mangyayari? Maaga pa, gigising ka, magpapasalamat ka na kay God. God, thank you po for everything. So today, ano pong gusto nyong gawin ko? Ano, i-guide nyo po ako? So every day, you do something for others. You do something to serve others. You do something to give value to others. So yan po yung mga emotion na pag gising mo pa lang ng umaga, ang ganda na ng gising mo. Yung pagising mo pa lang, parang gusto mo nang sumayaw, gusto mo nang kumanta. Kasi meron kang desire, meron kang faith, meron kang love, meron kang sex, meron kang enthusiasm, meron kang romance, at meron kang hope. So yun po yung mga emotion na pag yan ang nafe-feel mo, pansinin mo, dahil masaya ka palagi, wala kang nararamdaman yung sakit, nawawala. Kahit may lagnat ka, pati lagnat mo nawawala. Kung umuubo ka man, meron ka nitong positive emotion, pati yung ubo mo nawawala. So kaya sa ganitong panahon, pati virus hindi lalapit sa'yo. Meron ngang isang book, yung book is Outwitting the Devil. So, yung devil daw pala, lumalapit daw yan dun sa mga tao na mahina yung loob. Dun sa mga tao na meron itong negative emotion. Itong emotion of fear, emotion of jealousy, emotion of hatred, emotion of revenge, emotion of greed, emotion of superstition. Yun tayong Pilipino, mahilig tayo sa mga superstition. Emotion of anger, yung lagi tayong nagagalit. So, yung emotion na yan, kapag meron tayo niyan sa katawan natin,
sa isip natin, sa puso natin, nilalapitan tayo ng devil. So yung devil, gusto niya tayo kasi ay, ito yung aking magandang customer, itong laging negative, itong laging nasasaktan, laging nangihina, itong na-overwhelm, ito yung gusto kong client, ganun yung gusto ng devil. So tayo, kapag napansin natin na meron tayo nito, nako, kumbaga, mula pa nung pagkabata natin, yan eh, naipon sa katawan natin, beware, i-avoid natin yan. So, papraktisin natin ngayon na yan ay mawala. So, paano natin papraktisin? So, isipin natin na meron tayong isang katulad nito. Ito masarap to ah. Kasi chocolate protein shake to. So, halimbawa, meron ka isang baso, no? Ganito. Ang laman is madumi, kulay brown, no? Pero ito masarap to. So, ang gagawin mo, alam mong negative, sabi natin brown is negative, no? May brown. So, anong gagawin mo dito para maging positive to? So, ang gagawin mo, lalagyan mo siya ng malinis na tubig. Kukuha ka ng malinis na tubig, unti-unti mo siyang lalagyan every day. Kasi itong ganito, hindi mo siya pwedeng palitan agad ng isahan, one day, maging mabuti ka na. Hindi ganon. It takes time. Sabi nga, dun sa isang book na book or video yata yung napakinggan ko, na it takes 11 months daw bago ma-renew tayo. Bago tayo magbago. Kasi yung cells natin, everybody, everyday, nagbabago yung cells. May nadadamage, nare-repair, may nare-renew. So, yung cells natin, nagdi-divide, nagmumultiply, di ba? So, within 11 months daw, yung body natin, halimbawa katulad sa akin, Grace, ba't iba ka na ngayon? So, it took 11 months para mabago ako, no? Yung pag-uugali ko, yung aking everyday na character, yung itsura ko, 11 months daw, mababago yan. So, ganun din dito. So, sa ating emotion, kapag marami tayong negative emotion, kulay brown yung pag-iisip natin, puso natin. So, ang gagawin pala natin every day, kahit isang kutsaritang malinis na tubig, ilagay mo dito, after a while, itong brown na to, ang mangyayari magiging white. Malilinisan siya. So, yun pala ang technique para tayo, yung negative na subconscious mind natin. Kasi, itong negative subconscious mind, kasi gusto to ni Debbie. Kapag ka meron ka nitong mga fear emotion, jealousy, heart rate, revenge, greed, superstition, and anger, ang gagawin niya, natutuwa siya. Sige, aanuhin ka niya. Kumbaga, bibigyan ka niya ng problem para ikaw is lalong ma-down. Ngayon, once na ikaw ay down na, yung subconscious mind mo is nagko-close sa lahat ng positive. So may dumating man sa yung alika na, let's go, mag-enjoy tayo. No, ayoko, gusto ko na matutulog lang ako dito lang sa bahay. Halika, mag-aral tayo. No, ayoko kasi hindi wala akong sa mood. Hindi ako ano ganyan. Halika na, mag-ano tayo. Eh, ayoko. So lagi kang lumalayo dun sa mga positive. Kasi ang gusto ng devil is kunin kanya. Kaya kanya binibigyan ng problem na to. So ngayon, dahil yung katawan mo is full of problem, yung mind mo is full of this negative emotion, so para ng ganito, brown ang laman. So dapat, ito is i-avoid mo. Hindi mo ito ma-i-avoid kapag hindi ka conscious na meron ka nito. So be aware. Dapat aware ka, sa negative yung aking mind ngayon. Yung subconscious mind ko, puro negative ang nilalabas. I-avoid ko to, papalitan ko to ng positive emotion. So, paano natin mapapalitan? Sabi nga, yung paunti-unti, kahit kutsaritang malinis na tubig, ilagay mo dito, after a while, magiging malinis ito. So, ganun din sa atin. So, everyday, saan tayo mag-uumpisa yung faith? Everyday, pagising, naku, nanghina ako, anong gagawin ko ngayon? Hindi po ganun. So, pag-gising pa lang natin, hanapin natin si God, mag-pray tayo. God, thank you so much for this beautiful day. Hindi pa man nagiging beautiful yung day mo kasi marami kang negative emotion. Mag-umpisa ka doon sa faith, no?
Then, feel the love. Eh, wala kang love. Eh, isipin mo yung dati mong love. Isipin mo nung nagliligawan pa lang kayo. Isipin mo yung anak mo. Siyempre, may love doon. Isipin mo yung magulang mo, yung kapatid mo, yung kaibigan mo na nagla-love sa'yo. So, isa yun, mag-uumpisa doon yung love. Saka mo pa siya maa-attract. Then, sunod yung isipin mo, naku, wala nang ano, wala nang sex, hindi na-enjoy. Huwag ganun. Iisipin mo ngayon, naku, nung nagliligawan kami, naalala ko noon, ang saya namin noon. So, once na iniisip mo yun, babalik po siya paunti-unti. Yung romance nyo, nagliligawan pa lang kayo, namamasyal kayo, punta kayo ng beach. Iisipin mo yun, once na naisip mo yun, bumabalik yun. So, anong mangyayari po? Katulad nito, yung tubig nagiging malinis, dandan-dan, nalalagyan mo siya ng malinis, positive emotion, ito ay magiging malinis. Ganon din sa katawan natin at sa isip natin. So once na napapasok ka na ng positive, ang mangyayari, si devil aalis. Magagalit siya. Naku, ano, boring naman tong babae na to, boring naman tong tao na to, hindi ko to gusto, aalis siya sa'yo. So once na umalis siya, itong negative mo is nawala, napalitan ng positive. Anong mangyayari? Yung subconscious mind mo magiging positive. So, titingin ka sa labas, may madumi man, hindi mo makikita yung madumi, ang makikita mo yung malinis. Diba, sabi, pansinin nyo yung halimbawa, merong isang salamin, no? Ang ganda ng view, kaso umulan. Ngayon, ang may tao na ang nakikita niya yung dumi ng salamin. Hindi niya nakikita yung beauty ng view na napakaganda. So, ganun yun. Kasi, once na meron kang yung subconscious mind mo is negative, so, ang makikita niya is yung negative. So, pag ang lumapit sa'yo yung negative, tatapunan ka ng basura, ng chismis, o whatever lalapit niya sa'yo, pagkatapos nun din nalulungkot ka, ibig sabihin, negative yung nasa loob mo. So, i-avoid mo yun at papalitan mo siya ng positive. So, ang dami ko nang sinabi. So, guys, ito yung subconscious mind natin is very strong. So, itong subconscious mind natin, palitan natin ng positive emotion para yung darating sa atin positive. Kapag yung nilabas natin is positive, sinong ma-attract natin kaibigan? Positive. Wala sa ating lalapit na negative. Kasi parang devil. Yung negative is devil. Lalayo siya. Ay, ayoko dyan. Ayoko dyan kay Chris. Lagi nalang excited. Naku. Kahit kwentuhan ko yan ng negative, hindi yan ma-interested. Kaya ayoko dyan, ayoko siyang kausap. Ang kakausapin ko yung friend ko na mahilig mag-chismis. Mag-chismisan kami. Ganun ang mangyayari. So, sino yung lalapit sa'yo? Yung mga positive na mag-i-enjoy kayo, mapagkwentuhan nyo ano about success, ano about love, about happiness, about big dreams. So, yun yung about faith, yun yung pag-aaralan nyo. Yun yung pag-uusapan nyo. More interesting. Okay? So, guys, sana nakatulong sa inyo. Itong subconscious mind natin is very dangerous. Kaya kung ano yung nandyan na napansin natin, palitan natin ng positive. Okay po, thank you so much, and everything will finish. The negative will finish, darating po yan dyan sa finish, kaya be positive and have a hope and faith. Okay po, thank you so much, sana nakatulong sa inyo. Alright, see you on my next video.